Oh my goodness, napakagandang customized CB. Sira po yung ating power supply. Kita niyo po yung ating voltage. Pumapatak po ng 13 volts hanggang 15 volts. Yan, 12, 13. Kita niyo. Pero yung output voltage po natin papunta sa ating board is 5 volts po yan, no? So for example po, isira yung ating power supply, na filter ng CB na to. Yan. So stable po yung ating labas na 5 volts. Wow, sa smooth ng board na to, yung isang piso wifi ko, kaya niyang mandol ng 128 clients at kumita sa loob ng isang araw 3,789. Nasa dead spot po ito na lugar. Napakaganda. So tapusin niyo pong video natin. May para folder po tayo na piso wifi with modem, with antenna, with SIM card. Andito na po yung bula natin. Ready na po para sa ating raffle draw. Alright, good morning, magandang araw at assalamualaikum sa mga followers at subscriber natin dyan. So sa video ngayon, i-share ko lang yung build na gamit ko kasi may mga nagtatanong, Sir, ano yung pinakamalakas na build mo, no? Yung tanong is pinakamalakas na build, hindi yung internet. So kung yung internet yung tanong is maraming malakas na internet, fiber connection, either PLDT or Globe. So ang tanong is ano yung pinakamalakas o pinakamagandang build. So itong topic na to is focus tayo sa devices na gamit ko. So di natin maiwasan sa mga nagpipikopi dyan, sa mga may mga magagandang internet dyan na pumapasok sa mga kabukiran, mga rural areas, no? Meron talaga tayong napapasok na bukid at malakas yung kitaan. It means marami yung clients na magkoconnect. So usually yung ginagamit natin na board is Orange Pi 1, Hoplite, at yung ibang mga basic na gamit sa piso Wi-Fi. So pag na-encounter natin yung lugar na marami yung clients, umaabot ng 40 clients, 50 clients, 60 clients, hanggang 80 clients, minsan napapaisip kayo, malakas yung internet connection nyo, 100 Mbps, lagay natin 50 Mbps, 100 Mbps, 150 Mbps, hanggang 200 Mbps, pero bakit mahina pa rin yung performance ng aking piso Wi-Fi machine? Di natin namamalayan na yung gamit pala natin na board is Orange Pi 1, Orange Pi PC, 1GB RAM yung kanyang performance. So, expected nyo, pag umabot yan ng 30 clients, 40 clients, is masasakal na po yung ating board. So, ngayon, isi-share ko sa inyo, yung gamit ko para sa mga lugar na marami yung clients is Orange Pi 5, 8GB RAM. Imagine, 1GB RAM versus 8GB RAM. O, diba? Napakalayo ng diferensya, 1GB RAM at saka 8GB RAM. So noted lang, ito po ay para sa mga stable na internet or malakas na internet. Kung gagamit kayo ng Orange Pi 8GB RAM, baka yung source ng internet nyo ay SIM based, 3 Mbps, 5 Mbps. So wag kayong mag-expect na smooth yung ating Orange Pi 8GB RAM. So design po yung ating Orange Pi 8GB RAM para sa mga malalakas na ISP. So, dapat yung speed ng ISP nyo is stable. Lagyan natin 100 Mbps, 150, or mas malakas pa dyan na internet provider. So, i-partner nyo yung magandang board sa magandang internet. So, yun nga, dahil maganda po yung board natin at may kamahalan, di naman pwede yung gagamitin natin is basta-basta na lang ng mga CB. So, i-recommend ko sa inyo, highly recommended po, yung CB ni Sir R.L. Dress. So ito po yung bagay sa mga magagandang build, hindi lang naman sa Orange Pi 8GB RAM, lahat po, Orange Pi 1, 1GB RAM, Raspberry Pi, lahat po is advisable po ito na CB dahil sa kanyang safety measurement or safety features ng CB na to. Itong CB ni Sir is version 2 po ito, no? So sa di pa nakapanood ng part 1 ng video na to, yung mini CB ni Sir, part 1, version 1. Andyan po, panoorin niyo po, andyan po yung step by step kung paano po gamitin yung kanyang mga pin. Sa version 2 na CB ni Sir is isasummary lang natin kung ano yung bago sa kanya at yung pinaka-importante. Ang pinaka-magandang features ito is meron siyang power delay, no? So for example, is biglang nag-brown out sa lugar niyo. Brown out na biglaan. Brown out tapos bumalik agad yung kuryente. Lagay natin 1 second, 2 seconds, 3 seconds. So sa pagbalik po ng kuryente, is malakas po yung voltahe na pumapasok sa ating piso Wi-Fi.
dumadaan sa ating power supply papunta sa ating board. So sa CB na to, for example, no, na yung sabi ko kanina, biglang nag-brown out, 2 seconds, 3 seconds, at pagbalik ng kuryente, isipti po yung ating board, lalong-lalo na yung ating orange pie 8 gigram. Kasi hindi pa siya magpa-power on. Hintay pa tayo ng 1 minute bago umandal yung ating board. So, depende po sa inyo kasi switchable po siya. Pwedeng 6 minutes. Pag switch down po natin, is 6 minutes. Pag switch up po natin, is 1 minute yung kanyang power delay. So, for example, sa loob ng isang minuto, palaging brownout, tatlong brownout, is wala pong epekto sa ating piso Wi-Fi. Safety po yung ating motherboard, lalong-lalo na si Orange Pi 1 o Raspberry Pi. So sa mga lugar na palaging brownout, di natin maiwasan na may mga lugar talaga na palaging brownout or magkasunod-sunod yung brownout, highly recommended naman yung 6 minutes na power delay, no? Para every time na mag-brownout sa loob ng 6 minutes, kahit 10 beses mag-brownout, is safety po ang ating motherboard. At ang ibang features ng CB na to is meron siyang nightlight. May pin dito na para sa nightlight at para sa paper bell. So sa mga lugar na walang kunti lang yung barya, meron mang ganun na mga lugar, is maganda gamitin itong paper bell. Pero di mo na natin itatakol sa video na to, gagawa ko ng separate video para dito. At syempre, yung 5 volts natin, yung output na 5 volts, adjustable na po dito, no? For example, is hindi umabot ng 5 volts, 4 volts, or 3 volts lang, iikutin nilang ito at pwede natin i-adjust hanggang 5 volts. O diba, napakaganda ng CB na to. Maraming features na wala sa iba na kay Sir R.L. Dres lang. So sa mga gusto pala mag-order ng CB na to, pwede nyo i-visit si Sir R.L. Dres or my link sa comment section, paklik ng link para mapunta kayo sa kanyang Shopee store. So ngayon, ipakita ko sa inyo, andun, meron na naka-build dito, papasilip ko sa inyo. So, tara. Alright, so ito po yung build natin, Orange Pi 58 gigram. Gamit po natin yung pinakamatibay na CB ni Sir R.L. Dres, no, UniCB version 2. Ayan, makikita niyo, meron siyang 5 volts. Yan po yung output natin na boltahe at yung input naman, ayan, 12.1 something, no? So ito po yung switch na to, makikita mo yung output na 5 volts at input na 12 volts galing sa ating power supply. At yung output natin na 5 volts, adjustable po yan mga kaemas, andito po sa gilid. So remind lang po, pag i-adjust yung boltahe nyo, konting ikot lang po dahil pag nasobra po yan, umabot po ng 6 volts at saka 7 volts, masisira po yung ating motherboard. So ito po yung itsura ng ating motherboard. So sa mga gusto bumili ng dalawa na yan, magkaiba ng store, pero available po yan sa Shopee. So yung paggamit po nito, kita nyo, bill acceptor po yung pinakaunang mga pin. So ito yung sabi ko, nagagawa ko ng separate video. Ayan po, bill acceptor, kasama na po ito. Ayan po, bill acceptor na pin. At yung isa is night light. So yung kasunod naman is queen slot. Ayan po, meron po yung mga nakalagay dyan, ground, 12 volts at saka signal, no? At next naman is power lead para sa permanent light natin, katulad nito. Ito yung ginawa kong permanent light. So dito na po ilalagay sa power lead, mayroon po yung positive at negative, pero yung sa akin dito ko po nilagay sa aking power supply. At next naman is coin lead. So again, ito pala is pwede dito sa power supply pag ito yung gamit nyo, at pwede rin dito sa power lead. At yung kasunod naman is coin lead. Ito po yung ilaw na pag na-click yung insert coin, is iilaw po siya. At pag hindi po na-click, naka-steady off po siya. So, meron lang konting error dito. So, dito sa coin lead, yung 12 volts na light nyo, yung kulay pula, ilalagay nyo sa 12 volts. Tapos, yung ground naman, is dapat dito sana ilalagay sa ground ng coin lead. Pero, meron konting error dito. So, dito natin ilalagay sa ground ng power lead para gumana po siya. Tingnan natin. Yun. Alright. At yung permanent light, is dito ko nilagay. Dito. So, dyan ko nilagay kasi yan po yung type ko na galing mismo sa power supply. Pero huwag kayong mag-alala, pwede naman dito sa power lead. Alright, so again, sa mga gusto mag-order lahat ng item na yan, is andyan po sa comment section. Queen slot, wavelength, power supply, lahat-lahat po yan, ilalagay po natin sa comment section.
Alright, so yung pinakagusto ko na features ng CB na to is yung kaniyang power delay. So meron po siyang power delay na 1 minute at 6 minutes. So every time po na mag-brownout po sa lugar niyo, is hindi po yan magpo-power ng 1 minute hanggang 6 minutes. So try po natin, for example po is brownout, walang kuryente. Yan. So kita niyo, patay po yung ating CB, yung ating board, pero dito lang po natin kinat, hindi po kasama yung power supply kasi matigas po ito. So for example lang po is brown out po siya, so meron po siyang power delay, either 1 minute, pag switch up po yan is 1 minute, at pag switch down naman is 6 minutes. At yung pin naman is the same lang po sa ating CB na version 1 po. Ayan, yung power po natin is pin 1, 2, 3, 4, pin 4 po yung ating power, at yung ground naman is 1, 2, 3, 4, 5, 6, pin 6, pin 4 at 6 po yung ating 12, again, 1, 2, 3, 4, pin 4 po yung ating positive na 5 volts, at pin 6 naman yung ating ground. So dito lang po kayo mag-start ng count sa may araw na yan. So para maklarify niyo po ang paglagay po nito, is panoorin niyo po yung part 1 ng ating video, andun po yung full details. So the same lang po yung paglagay ng pin sa mga nakasanayan niyo po na build, gamit yung CB ni Sir RL Dress, yung version 1, the same lang po yung paglagay ng mga pin. So remind lang, kung magbe-build kayo sa Orange Pi 5 8GB, meron kayong dapat baguhin sa admin, no, sa pin configuration ng settings. Ayan, sa pin configuration ng Piso Fi, dito ito po yung nakalagay, yung coin signal po. Ayan, coin signal yung nakalagay po dyan is 2, tama po yan. At sa coin slot enable naman, nakalagay po dyan is 4. Kailangan po natin yan palitan ng 3. Pero hindi nyo po mapapalitan kasi yung 3 andito po sa power switch. So yung pinakaunang gagawin nyo, yung power switch is papalitan nyo. Yung 3 papalitan nyo ng 7. At pag napalitan nyo ng 7 is magiging available yung 3. At yung 3 is ilalagay nyo sa coin slot enable. So paglagay po natin yan, so wait lang muna, i-power po natin. Ayan. So naka 1 minute po yan, naka 1 minute na power delay. So mamaya pa yan mag-power 1 minute, alright? So balik tayo dito, yung coin slot enable, yan, papalitan niyo po yan ng 3, di ba? 4. So yung 3 sa power switch, again, ililipat niyo sa coin slot enable. So hintayin po natin na mag-power po yung ating motherboard, no? So 1 minute po yung napili natin. Kita niyo po, 0 voltage po, no? So meron po yung 12 volts na pumapasok galing sa ating power supply. At yung kaniyang output po na voltahe is wala pa po, cut off pa. Nagbibilang pa po yan ng 1 minute. So hintayin natin mga 1 minute at magpa-power po yan. Yan, hintay-hintay lang po ng konti. Yun, kita niyo po, nag-power po siya. Nag-power po yung ating board. So yung kulang na lang is pag-boot up ng ating board. Mga ilang segundo po. Pag namatay po itong kulay blue ng ating CB, it means tapos na po mag-boot up yung ating board at ready na po mag-connect. At sasabay po yan, mamamatay itong kulay blue at mamamatay din yung queen slot, alright? At the same po, pag meron queen lead, yan, kita niyo, magkasabay-sabay na namatay po lahat, yung ating queen slot, yung ating CB, yung ating queen lead. Alright, so ready na po yan gamitin. Alright, so bago matapos yung video na to, dumating na po yung bola natin. Ayan, para sa ating raffle draw. So, meron po tayong raffle draw. Pwede pa pong humabol yung mga beacon slot. Andyan po sa comment section or ipopost ko po sa aking Facebook page, no? So, 200 pesos po. Malaki po yung possibility. Yung grand prize natin is Piso Wi-Fi complete set. Meron na po yung modem, hybrid antenna, at saka SIM card. So, pagdating po sa inyo, plug and play na po yan. At meron na kayong sideline income. At meron din tayong second prize, third prize, at consolation prize. Basahin nilang po sa comment section yung full details. Sa mga gusto humabol, message me sa aking Facebook page, Yamas TV Official. At sa mga gusto naman mag-inquire na bumili ng Piso Wi-Fi na 8GB, hindi pa yan available sa atin. Pero yung 8GB na board, nabibili po yan through Shopee, through online. Pwede niya po yan gamitin gamit yung ating pinakita, at Piso Fi system pa lang po yung support, yung 8GB na Orange Pi 5. So sa mga gusto bumili ng Piso Wi-Fi, yung standard build po natin na 1GB,
Available po yan, 12,000. Message me lang po sa aking Facebook page. So, hanggang dito na lang yung video natin. Kita-kits sa next video natin sa ating raffle draw. Pwede na po yung mga bula natin. Right? Maraming salamat. At huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel at pa-share ng video na to. Thank you. I love you all.